Yan si Sir Koy namin. Tahimik lang, mahiya, pero sa oras ng klase, ganado ang mga estudyante. Kasi naman, ang saya-saya. Mahal niya ang ginagawa niya, maayos at may itsura pa siya. Kaya naman, marami ang mahanga. Okay class, biyernes na pala ang pagsumite ng inyong mga takdang aralin, okay? So, kaya kayo, simulan nyo na mamayang gabi ang pagsusulat, okay? Okay po. Yes, sir. Ang cute talaga niya, sir. May tanong ka ba, Sara? Ay, wala po. Kung may tanong ka tungkol sa takdang aralin, huwag ka mahiyang lumapit sa akin, okay? Talaga po? Oo naman. Sige po, sir. Umuwi ka na. Wala na yung mga kaklase mo. Ay, oo nga, no. Sige po. Bye, sir. Bye. Gusto ko siyang makilala. Paano kaya siya sa labas ng eskwela? May kasintahan na kaya siya? Balita ko'y wala pa siyang asawa. Hindi kaya siya ay nabigo? Sumi sa pag-ibig ang kanyang puso. At hanggang ngayon ay nagdurugo. Dahil ang mahal niya ay lumayo. Pero baka naman dahil sa pamilya. Ang mga magulang niya ang inuuna. Marahil sa kanya sila umaasa. Kaya hindi pa makapag-asawa. Pero paano kung pihikan talaga siya? Ang tipo niyang babae ay hindi pa kilala. O baka naman nag-aantay lang siya. Dahil lang iniirog ay bata pa. Oh Hi, Miss Tina. Welcome to our school again. Good luck to your first day. Thank you, ma'am. Salamat po. Punta na lang po ako sa office niyo later. Alright, sige. Thank you, ma'am. Iwan na kita dito. Salamat po. Okay. Makoy! Uy, Makoy! Makoy! Tina, ikaw ba yan? Oh, dito ka pa rin pala nagtuturo. Oo, simula nung nagtapos tayo. Oh, teka, dito ka na din ba? Oo, nalaman ko may bakanting position dito. Nag-apply ako kaagad. Sa pagkakataon ko na rito para makauwi dito sa akin. Miss ko na kaya rito. Ang tagal-tagal ko na kasi hindi nakakauwi. Buti naman. Oo, tsaka mahina na rin kasi sila mama at papa. Kaya mas gusto ko, mas malapit ako sa kanila. Anyway, kamusta na nga pala yung inay mo? Mabuti naman si inay. Pero may alta presyon pa rin eh. Pero malakas pa naman. Okay pa naman siya. Ah, ganun ba? Kamusta mo ako sa kanya ha? Pag kami pagkakataon, papasyal ako sa inyo para mabisita ko naman siya. Ako ba? Ikaw, kamusta? Tagal na natin hindi nakikita. Ako? Well, eto. Dalaga pa rin. Ikaw, asawa ka na, no? Wala pa din, ayun. Sumpa ata tong pagiging teacher natin. Uy, grabe ka naman. Huwag naman sumpa. Gusto ko pa kayong mag-asawa. Ah, syempre, biro lang, no? Wait. Inaalala lang ako.
wait. Naalala mo yung biruan natin nung kolehiyo? Mm-hmm. Yung biruan natin na kapag umabot tayo ng 30 tapos wala pa tayong asawa. Naalala mo pa yun? Oo naman. Naalala ko pa yun. So paano? Bibili na ba ako ng aking traje de boda? Ha? Agad-agad? Grabe naman. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Ikaw talaga. Oo. Bakit parang namumula ka? Namumula ka. Ay, naku, makoy. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang tip-tip pa rin. Grabe naman. O siya, sige. Baka dumating na yung mga estudyante mo. Mag-usap na lang tayo mamaya. Okay, sige. Sabi ko na nga ba, may mahal na siyang iba. Bye, Makoy. Turingan nila eh. Magkaibigan. Ngunit, halata naman na nag-iibigan. Hindi balik wala na akong pag-asa. Gusto lang kitang makitang masaya. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita na magkatuloyan kayong dalawa. Magandang umaga po. Sara, ang aga mo ah. Nakita ko po kayo kaninang umaga. Kausap niyo po yung bagong teacher na maganda. Oo, si Miss Tina yun. Siya yung bago niyong guro sa araling panlipunan. Eh, ganun po ba? Eh di, araw-araw na po kayong magkikita. Siyempre. Kakilala na kayo dati? Oo. Magkababata kami. Bakit? Bakit mo naman natanong? Bagay po kayo. Ikaw talaga, Sara. Ang aga mo tagang mang intriga, no? Napansin ko lang po. Bagay po kayo. Naku, kabago-bago ni Miss Tina dito. Baka mailang yun pag tinukso nyo. Naligaw po kayo sa kanya dati? Ay, naku, Sara. Huwag na natin ungkatin ang nakaraan. O siya, magbasa ka na lang ng mga leksyon natin, okay? So, totoo nga? Walang sinasabi ng ganyan. Pilya ka talaga. Sir, pinapatawa ko lang kayo, sir. May pagsusulit tayo ngayon. Si sir, iniibang usapan. Minus 5 ka sa akin, sige. Sir, huwag naman po. Tulong nga po eh. Upo na po. Halata naman na kinilig ka. Tuksin kita sa kanya. Sa tingin ko ay natorpe ka. Pero matagal ka nang may gusto sa kanya. Masakit. Nagsiselos ako. Pero alam ko natalo niya ako. Sa edad, sa ganda at sa talino. Tanggap ko. Mas bagay talaga kayo. Magandang umaga po. Ako po si Sara. Magandang umaga. Ako si Christina. Wala po si Sir Koy. May sakit po siya. Wala ang Sir Koy mo. May sakit kasi ang nanay niya kaya kailangan niya na muna samahan sa ospital. Ay,
Ganun po ba? Yes, kaya ako muna ang hawak sa klase niyo today hanggang sa maging okay ang lahat. Ma'am, pwede pong magtanong? Yes, Sarah. Ano yun? Diba, matagal na po kayong magkakilala ni Sir Koy? Oo. Oh, mula nung pagkabata, magkakilala na kami. Mabait po siya, no? Oo naman, mabait ang Sir Koy mo. Matalino? Siyempre, kaya nga siya naging guro eh. Ang gwapo po niya ngayon, hindi po ba, ma'am? Well, oo. Oo nga eh, parang gwapo nga siya ngayon. Kung maniligaw po ba siya sa inyo, may pag-asa po ba siya? Ako iha, ikaw ba eh, nirereto mo ba ang serkoy mo sa akin? Hindi po. Napansin ko lang po na bagay po kayong dalawa. Tapos, napansin ko po na parang nagniningning yung mga mata ni Sir nung nakita niya kayo. What? Nagniningning talaga? Ay naku, iha. Napakalakas ng imahinasyon mo, ha? Oh my God. Hindi sa ganun. Natagal lang talaga kaming hindi nagkita ng Sir Koy mo, kaya ganun. Paano nga po kung noon pa man eh, may gusto na siya sa inyo? Kaya lang, natorpe lang po siya. Sinabi ba niya yun sa'yo? Hindi po. Haka-haka lang po ito. Katuwaan lang po. O sige, katuwaan lang ha. Opo. Kung sakali po ba na inamin niya po ngayon na may gusto siya sa inyo, ano pong pwedeng mangyari? Okay. Sasagutin ko siya kagad. Po? Kung may pagkakataon na makatuluyan ko ang matalikong kaibigan, syempre, hindi ko na palalampasin yung pagkakataon. Oo nga po. Pero Sarah, katuwaan lang to ha. Magkaibigan lang talaga kami ng Sir Koy mo. Paano nga po kung... Alam mo kung mangyari man yon. I'm sure ikaw ang unang-unang makakaalam. Opo, chismoso po talaga ako eh. Ang daming alam bata ka. Andiyan yung mga kaklase mo. Go back to your seat. Apa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Miss Tina. Sabi ko na nga ba, may gusto ka sa kanya. Kailangan lang ay mapaamin ko siya. At magkakatuloy na kayong dalawa. Sir Koy! Oh, Sarah, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko po kasi na may sakit pong nanay niyo. Dadalan ko po sana ng prutas. Ay, salamat iha, nagabala ka pa. Kamusta na po ang nanay niyo? Ayun, nagpapahinga siya ngayon. Pinalitan kasi ng doktor yung gamot ng nanay ko. Hindi kasi bumababa yung presyo ng dugo niya. Ako, baka po sa init ng panahon. Siguro nga. Wala po ba kayong ibang kasama sa bahay? Wala eh. Wala nung nawala si itay, kami na lang talaga ni nanay magkasama sa buhay. May munti siyang tindahan sa harap ng bahay. Ako naman, nagtuturo para sa pangangailangan din. Ah, ganun po ba? Oo.
Kamusta nga pala ang klase kanina? Ah, mabuti naman po. Si Miss Tina po ang nagturo sa amin. Mabuti naman. Teka, ano meron? Tinitignan ko lang po yung mga mata niyo kung nagniningning nung pinanggit ko po si Miss Tina. So talaga, puro kalokohan. Aba, biniro ko nga siya kanina eh, na paano kung nanligaw kayo sa kanya? Teka, at anong sabi niya? Sasagutin daw niya kayo agad. Hindi, nagbibiro lang yun. Try niyo kaya, sir. Parehas naman kayong wala pang asawa, di ba? Di naman kami bata tulad niyo. Hindi ito laro. Paano niyo malalaman kung pwede kung hindi niyo naman susubukan? Alam mo, hindi biro ang pumasok sa relasyon. Na ganyan, lalo na sa edad namin. May kanya-kanya na kaming obligasyon na kailangan unahin. Tulad ng pag-aalaga sa inay niyo? Oo. Ah, oo nga po. Sige po. Uuwi na rin po ako. No, sige. Ingat ka. Pagaling po si inay. Ay, nanay niyo po pala. Salamat. Obligasyon sa pamilya. Yun palang iyong inuna. Isinaltabi mo ang iyong puso upang alagaan ang nanay mo. Pero sana, masaya ka. Kahit na ikaw ay mag-isa. Hindi kaya ito'y hudyat na? Sa tamang panahon, pwedeng tayo na. Magandang araw po, sir. Puno na po ba yung basahan niyo po? Ayun o. Sige, punin ko na po. Sir, ako na po mahala dito. Salamat. Sige po, sir. Patay ko na po sa abala. Sarah? Ay! Sorry. Alam ko nakita mo yun. Ba dito si Sir Koy? Mula nung mga bata pa kami, inamin niya na sa akin yun. Kaya pala. Sana hindi magbago ang pagpino sa kanya. Hindi. Hindi ko mangyari yun. Nag-aalala lang po ko sa kanya. Para nalungkot po siyang umalis. Hindi niya kasi matanggap ang sarili niya. Naiinis siya tuwing nakakaramdam siya ng ganun. Crush niyo po si Manjani mo. Mukhang ganun na. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko pwede pagsasabi. Salamat, Sarah.
Salamat at naintindihan mo sa amin. Sige, umuwi ka na. Para hindi ka abutan ng gabi sa bahay. Mag-iingat ka. Opo. Ngayon ay iintindihan ko na kung bakit ikaw ay mag-isa. Totoong may mahal kang iba. Yun nga lang, lalaki siya. Patawad po. Hindi ko po sinasadyang mapatitig sa kanya. Alam ko po mali yun. Sir Koy. Sara? Sorry po. Bakit? Hindi ko po sinasadya. Nakita ko po kayo kanina sa Slid Aralan. At si Ma'am Johnny po. Nakakahiya? Hindi! Hindi siya nakakahiya, sir. Walang masama sa nararamdaman niyo. Bakit kailangan niyong itago? Dahil mali. Sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao. Mali? Ano ang mali? Ang magpakatotoo sa sarili? Ang magmahal? Mali ba yun? Sara, bakit ka ba nandito? Dahil mahal kita, Sir Koy. Hindi ko rin iintindihan. Alam ko bawal, pero yun yung nararamdaman ko. Wala na akong magagawa. Bata ka pa, para maintindihan naman ang bagay na ito. Sir, hindi ko naman sinabing gusto kong maging tayo. Hindi mo ba gets? Ang ano? Hindi ko alam kung crush lang ba talaga kita o baka mahal na kita. Pero ang alam ko, gusto ka na maging masaya. Na pwede magbahal na walang hinihingin ka pala. Tama. Salamat, Sara. Salamat? Salamat sa answer. Dahil tanggap mo ako. At dapat, tanggap mo rin kung sino ka talaga. Hindi naman siguro nagkamali si Lord sa paggawa niya sa iyo, no? Madaling sabihin pero mahirap na rin. Reliyoso yung nanay ko. Winulit niya sa akin para sa lahat ito ang pagiging tulad ko. Tanungin mo yung pare. Yun din ang sasabihin sa iyo. Sir, iba na ang panahon ngayon. Tanggap na ng mga tao mga ganito. Siguro nga. Pero sa tingin mo, ano mangyari kung malaman ng mga tao sa paaralan ng pagkatao ko? Wala pong magbabago. Pagtatawanan nila ako. Magbubulong-bulungan sila sa likod ko. Mawawalan ang respeto nila sa akin. Sir. Gagarantiyahan mo ba na hindi mangyari yun? Hindi po. Napagkakatiwalaan ba kita sa sikreto kong to? Oo naman po. Salamat. Sir! Gusto ko itong maging malaya sa mga paniniwalang hindi tama. Gusto ko itong maging masaya sa kung sino ka ba talaga. Paano nila masasabing mali kung ang puso mo ang bumipili? Sino sila para mamusga? Di mo kailangan magpaliwanag sa kanila. Okay, tapos na yung pagsusulit natin. Ipasa nyo na yung mga papel nyo. Excuse me. Sabihin na tayong muwi. Oo. Sige. Antayin kita.
Yun, know. Ay, sabay ng sabay. Ay, doon talaga. Sir, imitado ko sa kasal niyo, ha? Uy, guys, sabay sila niyo. Huwag kayong ano. Eh, talaga. Mang Johnny, pwede ko po ba kayong mabala? Huh? O naman iya, ano yun? May asawa po ba kayo o girlfriend? May asawa na, at saka tatlong anak. Ba't mo naman natanong? Eh, takdang aralin po kasi namin eh. Sige po, salamat po. Hirapin ko pang hindi maintindihan. Bata pa rin kasi ang aking isipan. Pero, tama ba ang piliin magkunwari? Para lang makaiwasan sinasabi nilang mali. Siguro nga, hindi ako dapat nangingi alam. Sabi nga nila, wala pa akong alam. Pero kung tatanungin ang puso ko, sasabihin ito, mahal kita, Sir Koy.